So Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. Yan sa amount na yan, hindi lang 27 million. General Mariano, I think you are a disgrace to the Philippine National Police, especially to the officers corps, especially to the high-ranking officers of what you did. No, basta meron kang ginawa na mali, and then kailangan na i-prove natin, investigahan natin, and then parusahan. Okay? So, siyempre, 95% nga, di ba, are doing it right. So, my advice to everyone is do it right so that will never go wrong. Obvious na obvious po na nagsisinungaling ka, obvious po na pinagtatakpan ka, pinipilit itong mga tao mo sa ilalim. Pag tinatanong sila kung kaninong kasalanan, ayaw kang ituro, eh pare-pareho naman ho kayo mawawala sa serbisyo. Natatawa na lang nga po itong mga senior officers ng mga kasama niyo ho dati, si Colonel Busita, ngayon ay congressman, na si General Acop, na ngayon congressman na rin. You guys are all lying. Videong ito, kita ang pagpasok ng mga tauhan ng Southern Police District, District Operations Unit, sa isang condominium sa Paranaque noong September 16, 2023. Bit-bit ng mga pulis ang search warrant, kaugnay sa pag-iingat umano ng illegal na baril na mga nakatira sa condominium na pawang mga Chinese nationals. Sa isang bahagi naman ng video, kitang tinakpan pa ng isang operatiba ang bundle ng mga pera sa lamesa. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nabalot na ang anomalya ang naturang operasyon. Kaya naman, sinampahan nila ng patong-patong na kasong administratibo ang 36 na mga pulis. Kabilang sa natura mga kaso ay ang robbery dahil sa pagkuha ng mga ito ng halagang 27 million peso sa vault, Rolex watch at iba pang personal belongings ng mga Chinese. When you bring or dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence outside premises that you have raided without the benefit of documenting it, you call it robbery. Mayroon din umanong planting of evidence dahil sa pagtatanim ng 2 baril at 2 magazine. Pag-abuso sa pagsisilbi ng search warrant dahil sa pagpasok ng mga ito sa iba pang kwarto na hindi naman sakop ng search warrant. Perjury naman sa pagsisinungaling sa mga pagdinig sa Kongreso habang under oath. Falsification of public documents dahil sa hindi pagsasama sa inventaryo ng nakuhang 27 million pesos. Obstruction of justice dahil sa pag-unplug ng CCTV at hindi pag-deactivate ng body-worn camera. At ang paglabag sa police operational procedures. Yung 36, they were recommended for summary hearing after 2 months of full-blown investigation and pre-charge investigation. So we are waiting for 2 presidential clearance for 2 personnel kasi isang general, isang colonel, kailangan ng presidential clearance for summary hearing. So therefore, 34 lang ang ating nag-proceed yung summary hearing. You guys are all lying. I think you are a disgrace to the Philippine National Police.